Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw nating tagapagdinig. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Sampung Beses Mong Tinitil Ang Buhay Ko. Dito pa rin sa ating natataging dulang May Pangako Ang Bukas. Sabi ko naman sa iyo, huwag mo akong gagaguhin dahil masama ako magalit. So, pareho na tayong biktima dito. Malaking alaga din ang natagay sa akin. At hindi ko alam kung saan nakagilapit ang kayop na si Egay. Hindi ko naman problema yun. Ikaw ang kuusap ko, kaya ikaw ang sisingiling ko. Hindi ko nga alam eh, kung paano ko mababawi pera natin. Kaya please naman, unawain mo ako. Wala nga akong pakialam sa problema mo. Tama na. Kailangan isoli mo sa akin ang pera ko sa lalo madaling panahon. At kung hindi, alam mo na kung ano mangyayari sa'yo. Yan ang habang sinasabi ko, kasi ayaw mo makinig sa akin. Tuloyan na pala mo. At saka sabi ko sa'yo, wala akong tiwala doon sa Egay na yun. Eh, hindi ko naman kasi alam na tatakbuhan niya ako eh. At buong akala ko talaga siyang may-ari ng magarang kondo na tinutuluyan niya. Na ginarenta lang pala siya rin. At hindi ko na alam kung nasan ang tarantadong yun. Ngayon na nga. Hindi na natin yung mga habol. Kasi naman ikaw, masyado ka naging mapaghangad. Huwag na tayong magsisiyan. Dahil wala rin namang mangyayari. Huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan. O ano naman gagawin mo? Saka saan mo kakagilapin yung ipambabayad mo doon sa mga taong kausap mo? Lalong-lalo na si Banjo. Alam mo naman kung gano'n yung... Tama na! Lalo lang ako natatarante dahil sa katatarak mo. Kaya pwede ba manahimik ka na lang? Tahimik, yun napakalaki ng gulo pinasok mo. Alam mo ba, parang mamamatay na ako ngayon dahil sa labis na pag-aalala. Kaya nga dapat tayong maging mahinahon. Hindi tayo dapat mag-panic para makapag-isip tayo ng maayos kung anong dapat natin gawin. Ano nga? Anong gagawin natin ngayon? Mag-iinom? Wala ka bang gagawin para mabawi mo kay Darwin ng 2 milyon? Problema ko ito. Kaya pwede ba huwag kang makialam? Pera ko yun, Banjo. Kaya hindi pwede hindi ako makialam. Anong pera mo? Pera ko na yun dahil binigay mo na yun sa akin. Eh di inamin mo rin na pera lang ang habol mo sa akin. Hindi ako ang nag-habol sa iyo, ha? Ikaw ang nag-habol sa akin. Pasalamat ka pa nga dahil pinaturang kita. Ang yabang mo, umakasa ka para bang ikaw ang pinakagwapong lalaki sa balat ng lupa. Hindi lang gandang lalaki ginagamit ko, eh. Pinagagana ko rin ang utak ko. Marunong akong dumiskarte. Kung sa bagay, tuso ka talaga dahil nakuto mo ako. O, ikaw na rin mismo nagsabi. Uto-uto ka. Kaya huwag ako sisihin mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako Ang Bukas. Nakita mo na nangyari. Muntik nang mapatay ni Banjo ang kapatid mo. Kaya malamang pati ikaw, marami na rin galit sa'yo. Huwag na po kayong mag-alala, Mama.
Ayos din namin ni Kuya ang problema nito. Paano? Saan kayo kukuha na ibabayad sa mga atraso nyo? Huwag na lang yung problemahin yun. At baka makasama lang sa kalagayan ninyo. Kami na po ni Kuya ang bahala rito. Kaya relax lang po kayo. Paano ako mag-relax? Ngayon labis niyo akong pinag-aalala. Ang dibdib ko. Sabi ko naman po sa inyo, Mama, mag-relax na kayo. At baka kung ano pang mangyari sa inyo. Huwag din na po kaming alalahanin ni Kuya. Kaya namin lusutan ang gusot na ito. Talaga masamang tao ang anak ko. Pero malaking halaga ang nawala sa kanya. Kaya hindi ko na siya masisisi. Nina, hindi ko rin naman po ginusto nangyari. Malaki rin pong halagang nawala sa akin. So, ano ngayon ang gusto mong mangyari? Gusto ko lang pong pakiusapan niya si Banjo na huwag niya akong madaliin. Ibabalik ko rin po sa kanya pera niya, pero kailangan ko po ng sapat na panahon. Ay, kilala kong anak ko. Mahirap siyang kumbinsihin. Pero mayroon lang pong alam kong posibleng pakinggan niya. Kaya please lang po, Ninang, tulungan niyo po. Ayoko mga ako. Pero, sige, titingnan ko kung may magagawa ako. Anak, ginagawa ko ito hindi para sa kanya, kundi para sa'yo. Dahil ayoko makagawa ka na isang bagay na pagsisisihan mo balang araw. Ano naman gusto niyo gawin ko? Pakawalan ko ang 2,000,000 piso, nang ganun-ganun na lamang? Ha? Ano siya, sineswerte? Pwede ko naman sinabing pabayaan mo na lamang yon. Bigyan mo lamang siya ng sapat na panahon, Darwin. Inaanak ko siya, kaya dapat lamang na ituring mo siyang isang kapatid. Nasabi ko na po sa inyo, hindi ba? Hindi na kinakapatid at kaibigan ang turing ko sa kanya, kundi mortal na kaaway. Pero anak, kunting panahon lang naman ang hinihiling ni Darwin. Okay, sige. Fine. Baka sabihin naman nyo, masyado akong mahigpit. Kaya bibigyan ko siya ng 1 linggong palugit. At kung hindi pa rin niya maibalik ang pera ko, magdasal na lang kayo na wala akong magawang hindi ka nais na ais. Balikan natin ang kampo sa kasaysayan sa ating lulang. May parako ang bukas. Napakiusapan ko na mga kaibigan ko, investors. Si Banjo na lang ang problema natin. Kaya sangunahin kong mayaran. Kailangan maibenta natin itong bahay sa lalong madaling panahon. Magkano naman natin maibibenta? Mahigit 2,000,000 din ang halaga nito eh. Huh? Last year lang, meron gusto bumili nito sa halagang 2.5 million, pero tinanggihan ko. Sa palagay mo, makakilap mo pa yung taong yun? Tsaka iba na yung presyo kapag rush. Baka mamaya baratin lang tayo. Marami namang buy and sell sites sa internet. Kaya kahit rush, maibibenta natin ito sa halagang 1.5 hanggang 1.8 million.
Ano kaya kung kay Banjo na lang natin ibenta ang bahay? Ha? Oo. Talo tayo kay Banjo. Siguradong baparating na tayo. Eh baka nga, hindi sa kumagat sa alag ang 1,000,000. Pero 1 linggo lang yung binigay niyang palugit sa atin. Eh, kaya yan, Rosel. Kahit hanggang 1.3 million, papatusin ko na kapag tinapos tayo ng panahon. Tsaka saan naman tayo lilipat kapag nabenta ang bahay? Eh, saka na lang natin yung problemahin. Paano yung iba pang mga investor? Hanggang kailan mo sila mapapakiusapan? Rosel, isa-isa lang. Matutulente tayo kapag pinagsabay-sabay natin bayaran ng mga atraso ko. Nang palmang kasi nakikita ko na mangyayari ito eh. Kasi naman ikaw... Kaya ka na naman eh. Ilang beses ko bang sasabihin huwag na tayong magsisyan dahil wala rin namang magandang mangyayari. Huwag na umiyak. Malalagpasan din natin ang lahat ng ito. Ewan ko, Darwin. Baka mamaya isang araw, makita mo na lang ako palakad-lakad sa kalsada, punong-puno ng grasa yung katawan ko kasi malapit na akong mabaliw. Bayer ng bahay namin. I'm sorry. Pero ngayon ko kailangan ng 2,000,000. Please, pag-usapan natin ito. O sige. Pero huwag dito sa telepono. Makipagkita ka sa akin. O sige. Saan tayo magkikita? Seryoso ako, Raquel. Hindi ako nagbibiro. Bakit? Ito ba paraan mo ng paniningil? Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo eh. Pero alam mo na ang mangyayari kay Darwin pag tinanggihan mo ko. Pilitan kayang sumang-ayon si Raquel sa gustong mangyari ni Banjo. Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page na may pangako ang bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga munggahi o suggestion para lalong naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Angelo Alcantara, Genoine de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at si Phil Cruz sa papel ng Darwin. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Villar. Ang kasaysayan ito
ay mula sa panulat ni Toti Sandoval. Master Direksyon ay Bobby Cruz. Itabaw niyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaan sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. 10 beses mong pinipil ang ating buhay. Dito pa rin, sa ating natatalin doon ang may pag-ako ang bukas.